Samantala, halos 44,000 na po ang apektado sa ng baha sa lalawigan po ng Laguna. At may live report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Hindi, tama yan. Ano, maging ang Laguna ay hindi rin talaga ika nga pinapatawad nitong halos ayon ng paawat na ulan. Maghapon din tayo nakaranas ng ulan doon, kaya naman patuloy pa rin naka-alerto doon ang mga otoridad at patuloy pa rin ang paglikas doon ng mga residente. Bagamat merong ilang sige na nagkukusa na nga umalis sa kanilang mga lugar, ano, dahil nga patuloy ang pagtaas ng baha. Dahil umaapaw pa rin or naapaw dahil nga umaapaw ang lawa, ang Laguna, Dibay, at ito nga walang tigil na pag-uulan, yung iba, talaga namang napakahirap pa rin kumbinsin. Saksi mismo tayo dyan, ano, kung paano talaga sila pakiusapan at pilitin ng mga otoridad namang silikas na, dahil talaga napakapiligroso na ng lugar, yung iba, talagang mas pinili pa rin nilang manatili doon. Kaya ang ginawa ng mga otoridad, particularly na ngayong mga pulis dyan, magstay na lamang doon sa lugar mismo, sa harap, literally, ng kanilang mga bahay, para in case na kailanganin sila, ay agad silang makakaresponde. Aware kasi sila na dito nga, pahirapan ang pag-rescue. Kaya ayun nga, Jiggy, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring doon, lalo't ngayon din ay umpisa na rin bumaba ang mga tubig na nanggagaling sa bundok at bababa naman ngayon sa Laguna. Samantala, Jiggy, dito sa ating kinaroroonan ngayon sa EDSA, talagang napakalakas pa rin ang buhos ng ulan at napakadilim talaga ng kalangitan, ano, dahil walang tigil ang pagbuhos na ng ulan at kaya patinding traffic din ang ating nararanasan na mga magdadalawang oras na yata tayong stuck dito sa EDSA dahil lumuwas na nga tayo galing sa Laguna, talagang napakabagal dahil na rin niya dito sa dulot nitong pag-uulan. Sige? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.